Uy, kaibigan, nakaka-stress mag-commute, ano? Biruin mo, libo-libong Pilipino ang bumubuno araw-araw sa pagpila at pagsakay sa MRT at LRT. Sa kabila nito, nahuhuli pa rin ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya sa efficiency ng mga train services. Ayon ito sa datos ng World Economic Forum noong 2019. Kabilang sa sinusukat sa efficiency ang dami ng mga dumarating na tren, bilis nito at pagdating nito sa tamang oras. Bagamat patuloy na tinataasan ng pamahalaan ang public investment para sa infrastruktura, matindi pa rin ang mga isyung kinakaharap ng ating rail transportation patungkol sa dami at kalidad nito. Dahil dito, inirerekomenda sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na regular na magsagawa ng performance audits ng rail transport system sa bansa, pati na rin ang benchmarking o pagkukumpara nito sa rail transport systems ng mga bansang may mas mataas na efficiency scores. Bukod dito, isinusulong ng pag-aaral ang pagbuo ng isang pangmatagalang transit-oriented na plano, hindi lamang para sa kalakhang Maynila, kundi sa iba pang mga bahagi ng bansa. Malaking ginhawa sa buhay ng mga Pilipinong commuter kung ang bansa ay may maayos at epektibong sistema ng transportasyon. Malaki rin ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. O kaibigan, gets mo ba? Para sa dagdag impormasyon, basahin ang pag-aaral ng PIDS ukol sa road at rail transport sector ng bansa sa link na ito. Hanggang sa muli, kita-kits!